mawala. Ikaw ay makinig. Huwag na mag-alala. Hello, mga po mga anak. Nandito naman si Lolo Becky. Hindi ako makatagal. Pag meron kasi ako naisip eh. Gusto ko mag-share. But anyway, ito nga yung araw na nagbisita na yung asawa ko na mas po na. Kasi uulan daw eh. Simula bukas, maulan hanggang Sabado. Ayaw ko magmaneho siya ng umuulan. Kaya nag-decide na siya kanina na pumunta dito. So anyway, ayos, masaya kami. Nagkwentuhan kami. Tapos yun nga yung Christmas ano namin, lunch. Ano Chinese food. Ito yung sa akin. Teriyaki chicken. Fried rice sa ilalim. Kaya magchichika tayo. Yeah. You know, chika-chika lang. Nag-share lang ako. Yung asawa ko sa bandang huli ko pa isisingit yung video niya. Para tapusin nyo. Anyway, kwento lang ano. Naalala ko lang to dahil yung mga decorations, ano, nanood akong mga videos, meron akong makita. Nakita mga decorations ng ibang ano channel, yung mga Christmas decorations nila. Very colorful. And ako, nagtrabaho ako. Meron akong isang, hindi lang isa, tatlo yata sila. Yung isang kliyente ko, yung anak, mahilig sa snowman. Oh my God! Ang daming snowman. Dekorasyon niya, puro snowman. Kutsara, tinidor, cup, baso, toilet paper, snowman. Ibang klase. Lahat ng ornaments niya sa Christmas tree, puro snowman. Tapos yung isa naman, meron siyang collection ng Santa Claus. Ng figurine ng Santa Claus. Iba-ibang countries. Oh my God, more than 300 na yata yun na mga Santa Claus. Meron pang Santa Claus na parang Elvis Presley. Mga nakakatuwa, no? Kung titignan mo sila, talagang kasi may pera naman sila, so they can afford. At saka, yung mga collections nila, hindi yun ganun kadali. Parang, every time na may lalabas, bili. You know, ipon, ganun. May pera sila eh. They can afford. Yun ang mga style na lang ng iba rito. Meron naman yung isa, ano ba tawag dito? Hindi ko na maalala eh. Basta yung isa naman, talagang garbo. I mean, kahit anong occasion, meron talaga. Easter, puro bunnies, yung mga ganon. Tapos yung Thanksgiving yan, mga turkey. Yung mga dekorasyon nila talaga. Flowers, talaga. Sa totoo lang, kung titignan mo sila, nung panahon ko nang medyo ano, nakakaingit ano, kaya nilang bumili. Pero nung habang tumatanda na ako, nakita ko talaga, iba eh. Iba yung simple ka lang eh. Sa bagay, kanya-kanya yan. No? Pero sa edad mo, pag matanda ka na, ikaw na mag-isa mag-aayos, hindi na kaya. Yung isa pala, puro lights. Lahat, pati bubong. Naku, Diyos mio. All over ng bahay, puro lights. Minsan, tatakot ako kasi baka mamaya pagkainon, masunog yung bahay. May tipong ganun. Sa dami, minsan 10,000 lights yun eh. Iba-ibang kulay, you know. Pero ganun talaga. Meron talagang tao na mahilig talaga sa mga ganun. Mag-collect, mag-dekorasyon. Walang problema kung may pera ka. Ayos lang yan. Basta talagang para sa kasiyahan ng pamilya, ng ibang tao, ganun. Meron tayo na wala. I mean, hindi tayo dapat naiinggit. Kasi, unang-una, meron paraan ng Diyos para sa atin. Kung paano tayo niya mapapaligaya. Ngayon ganun, ako talaga, simple lang ako. Ayaw ko rin akong ganun eh. Hindi ako mahilig sa mga ganun decorations. Kaya din, kaya mga anak ko, kaya maraming dekorasyon na kailangan sa Christmas tree. Kung mabibili kami ng Christmas tree, imbes na bibili kami ng pagkain, baka mapunta lang sa ornaments. Hindi, nabali. Hindi, tinuro ko yan sa mga anak ko. Hindi natin kaya mag-Christmas tree. Dahil sa dami ng dekorasyon na kailangan. Hindi naman natin kailangan ng Christmas tree kasi nga, sineselebrate natin ang birthday ni Jesus Christ. Unang-una, sa Panginoon,
kahit wala kang dekorasyon, kahit wala kang regalo, ang gusto lang niya, close tayo sa kanya, na mabuti tayo, na masaya tayo. Yun lang, hindi kailangan. Dahil pinanganak si Jesus sa manger, di ba? Walang dekorasyon doon. Yung star lang. So kaya, hindi kailangan talaga natin gumaya. Kung may pera ka, sige, that's fine. Pero kung wala ka naman talagang pera, huwag mong pipilitin. Kasi mayroong mga bagay na mas importante yung pagkakagastusan. Yun nga, pagkain, kakain, magbabayad ng upa, kuryente, tubig, yung mga. Ako talaga, mas maganda yung tahimik ang buhay mo na walang kakatok sa pintuan para singiling ka. Paskong Pasko, sisingiling ka. Hoy, yung bayad mo sa upa. Hoy, yung kuryente, puputulang ka na. Yung tubig mo, puputulang. Yung mga gano'n. Ewan ko lang. Anyway, ayoko ma-experience yun. Kung meron na akong pera, priority ko ang mga basic needs. Talaga, ayaw naman yung Paskong Pasko. Kumakain ka na masarap, tapos yung pala, maya-maya, ito na, kumakatok na. O, yung upa mo, hindi ka pa nagbabayad. Di ba, masisira ang Pasko mo eh. Sa akin talaga, maganda yung may peace ka. Masaya ka kahit na simple lang ang buhay mo. May kailangan mag-garbo. Kasi, kung gagarbo ka na wala naman sa lugar, wala ka naman talagang pera, nangungutang ka lang, mahirap. Mahirap yun. Laging may karugtong na problema yun. Lagi kang may kaaway, honestly. Kaya, talaga, ako gusto ko lang mag-share sa inyo. Kung simple lang ang buhay ninyo, maging masaya lang kayo. Hindi kailangan na mag-asam tayo. Siguro darating yung time na yun, ano? Yung kaya lang natin na gawin. Yung masasarap na pagkain, yun, importante yun sa mga bata. Kailangan may pagkain. Number one yun. Si Jen Recipe, masarap ang mga kakanin niya. Sino pa ba yun? Miras Channel. O, nagsishoutout ako ha. Sino pa bang gumagawa ng mga kakanin? Si ano din? Si Chai. Si Chai or Auntie Ai. Maganda rin ang channel niya sa mga kakanin. Marami pa eh. Sino pa ba mga kakanin? But anyway, sorry ha. Hindi ko maalala. Si Malus Kitchen ba yun? O, si Ondeng's Channel. Ay, Ondeng's Cooking. Shoutout na ako ha. Hindi ko ma-shoutout lahat. But anyway, mention ko lang yan. Kaya kung gusto ninyo yung mga kakanin, meron silang mga recipes na simple lang. Si Len Razo. At saka si Dora Osin. Meron din siya mga kakanin dyan. Anyway, yun na lang yata. Si ano? Yung si Kapangpangan. Remy's Kapangpangan Recipes. So, basta ako, mag-enjoy lang tayo. Yung wala tayong yung problema. Hindi tayo mag-create ng problema. Araw ng Pasko, hindi natin kailangan ng mga garbong handaan o garbong gamit, garbong dekorasyon. Mas importante yung ayusin natin ang relasyon natin sa Panginoon. Mas maganda magsasaya tayo. Isa-celebrate natin ang birthday ni Jesus Christ. Na unang-una kailangan talaga tayo magpasalamat dahil may bagong Pasko tayong narating. You know, yung ibig sabihin ng buhay natin, next end. Kahit na pandemic, safe tayo. Yun ang mga dapat natin ipasalamat sa Diyos. Eh, sa totoo lang, kahit ako, no, meron akong mga kaibigan, no, mga kababata, gano'n. Nakakalungkot pag nababalitaan na pumanaw daw. Halos kasing edad ko yata siya. Minsan nakakalungkot, ano, pero may purpose ang Panginoon kung bakit kinuhan siya. Dahil una, meron na siyang existing na condition. So, kesa mahirapan pa siguro siya ng todo, eh, mas gusto na ng Panginoon na kunin siya. Dapat ganun na isipin natin. Yung mga taong namamatay na talagang naghihirap sa pakikipaglaban, gusto ng Panginoon magpahinga na sila, kaya sila kinuha. Nasa mabuting kalagayan na sila, kaya hindi tayo dapat malungkot. Dapat pagdasal na lang natin sila at magpasalamat ayos sa Diyos na tapos na ang paghihirap nila na nasa maayos na silang kalagayan. Kaya mga anak, basta isipin natin, hindi natin kailangan abutin yung hindi natin kayang abutin. Magsikap lang tayo
gawin natin yung best natin sa mga trabaho natin, sigurado mas malayo mararating natin yung pinaghirapan natin na iingatan din natin, hindi yung gastos ki gastos lang. So anyway, Merry Christmas and Happy New Year. Hindi ko pa rin alam, no? Basta magbabati na ako. Merry Christmas. Merry Christmas sa akin. Celebrate natin birthday ni Jesus Christ na masaya tayo. Na kahit wala tayong handa, wala tayong mga dekorasyon, masaya tayo. Gusto ng Panginoon maging masaya tayo. Yun ang purpose niya. Maging masaya tayo, maging mabuti tayo, at makontento tayo kung ano meron tayo. Be a blessing to one another. Be kind to one another. Mga nice words, talagang malaking epekto yan sa buhay ng mga kakilala mo. Magbitaw ka ng magagandang salita, pwedeng makatulong sa kanila. Malaking blessing din yan sa kanila, pati na rin sa'yo, dahil nagbigay ka ng maayos na mga salita. So anyway, God bless us all. Be safe. At mag-enjoy lang tayo. Susunod na yung video ng asawa ko. Wait silang yun. Bye now. Pasko na! Kapit-bahay namin. Mga dekorasyon na sila. Pasko na talaga, ha? Merry Christmas. Ho, ho, ho. Thank you, honey, for coming. That's the sweater I gave him. So it looks good on him. Right? Did you like it? Right. Where's the other shirt? Your Thanksgiving shirt. That's the turkey one. Yep. Yan ang Thanksgiving shirt niya. Okay, honey. Yan ang aming Christmas dinner. Chinese food. Okay, honey. Wish them a Happy New Year, too. Happy New Year. Bye, honey.